Ang Espiritu ay bumisita sa atin. Ika-22 ng Enero, sa Kanya rin naman kayo nagtiwala, pagkatapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya naman, pagkatapos na kayo. Sa pamamagitan ng malalim na paggalaw ng Espiritu ng Diyos, nabuksan ko sa harap ko ang katangian ng gawain ng pagdalaw ng Espiritu ng Diyos. Nabuksan ko na sa aking harapan ang panganib kung saan ilalagay ang mga kaluluwang dinalaw ng gayon, sapagkat pagkatapos, kakailanganin nilang makatagpo ng mas matinding pagsalakay ng kaaway, na magpipilit sa kanila ng kanyang mga tukso upang walang epekto ang mga gawa ng Espiritu ng Diyos, at gagawing ang mahahalagang katotohanang ipinakita at nasaksihan ng banal na Espiritu ay hindi dapat magdalisay. At tabinilan niyaong mga tumanggap ng liwanag ng langit at sa gayon ay maging sanhi na si Kristo ay hindi maluwalhati sa kanila. Ang panahon ng dakilang espiritual na liwanag, kung ang liwanag na iyon ay hindi sagradong iingatan at kikilos, ay magiging panahon ng katumbas na espiritual na kadiliman. Ang impresyon na ginawa ng Espiritu ng Diyos, kung hindi pinahahalagahan ng mga tao ang sagradong impresyon, at nananatili sa banal na lugar, ay mawawala sa isipan. Yaong mga nais sumulong sa espiritual na kaalaman ay kailangang tumayo sa mismong bukal ng Diyos, at uminom ng paulit-ulit mula sa mga balon ng kaligtasan na napakagandang nabuksan sa kanila. Hindi nila dapat iwanan ang pinagmumula ng pampalamig, ngunit sa pusong nag-uumapaw sa pasasalamat at pagmamahal sa pagpapakita ng kabutihan at habag ng Diyos, sila ay dapat na patuloy na nakikibahagi sa tubig na buhay. Ngunit sinabi ko sa inyo, na nakita rin ninyo ako, at hindi kayo nagsisampalataya, Juan Kapitulo 6 Versikulo 36. Ito ay literal na natupad sa mga kaso ng marami, sapagkat binigyan sila ng Panginoon ng mas malalim na pananaw sa katotohanan, sa kanyang katangian ng awa at habag at pagmamahal, gayunpaman, pagkatapos na maliwanagan, sila ay tumalikod sa kanya sa kawalan ng pananampalataya. Nakita nila ang malalim na paggalaw ng Espiritu ng Diyos, ngunit nang pumasok ang mapanlinlang na mga tukso ni Satanas, gaya ng lagi nilang darating pagkatapos ng isang panahon ng muling pagbabangon, hindi sila lumaban hanggang sa dugo, na nagsusumikap laban sa kasalanan, at ang mga maaring tumayo sa mataas na lugar, kung ginamit nila ng tama ang mahalagang kaliwanagan na mayroon sila, ay dinaig ng kaaway. Dapat sana nilang maaninag ang liwanag na ibinigay ng Diyos sa kanila sa mga kaluluwa ng iba. Sila ay dapat na gumawa at kumilos ng naaayon sa mga sagradong paghahayag ng banal na Espiritu, at sa hindi paggawa nito, natalo sila, The Review and Herald, ika-30 ng Enero taong 1894. Maraming banal na mahabagin at makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po sa iyong biyaya na pinigay niyo sa amin sa pamagitan po ng iyong anak at sa banal na Espiritu na mabigay po kalaman at guidance at kapangyarihan po sa amin upang ma-overcome po namin ang mga tukso. Tulungan niyo sa aming Panginoon na maging sakdal at banal sa iyong paanan na kami po ay maging kalugod-lugod at sa kasalukuyan Panginoon meron pong kaibigan na nagre-request ng healing para na po si Chris Papalyon sa kanyang kalagayan sa magaling kabiyak sa puso na po pampalain niyo nawa na sila po ay bigyan niyo po ng comfort at hope of healing. We also would like to pray sa aming kaibigan Engineer Morelio sa kanyang darating na birthday. Nawa Panginoon ang iyong pagmamahal, peace and success sa kanyang pamilya ay kanina rin pong matanggap
at ang aming mga kaibigan na patuloy po na nakikinig sa iyong mga aral. Nawa pong banal ni Espiritu ay napasa kanila at sa amin lahat po. At pupulayan niyo ang programang ito. Ito po ay magbigay po pag-asa at tagumpay po sa lahat na tumutuklas po ng katotohanan. Ito po yung aming dalangin sa pagkuyan at sa araw na ito. Nawa ang iyong protection ay mapasa lahat. Ito po yung aming hinihiling sa aming katilang Panginoon Jesus. Amen. Sa ulit, maraming salamat po sa lahat na sumama sa atin ngayong umaga. Dito tayo live sa San Jose Antique. Hanggang bukas po, dito pa rin sa ating programa. The same time, the same group. Back to the Altar by Young Voices, Values Education, Music, and Health Expo. Happy Sunday sa lahat, and God bless.